Gustong kasuhan ng isang ina ang nag-upload ng viral video kung saan ipinahiya umano ang kanyang anak nang tanggihang bigyan ng ice cream. Sabi naman ng isang privacy expert, may ilang pagkakataon lang kung kailan pwedeng i-upload ang larawan ng isang bata. Nakatutok si Maki Pulido. Sa playground sa loob ng mall, kinuna ng uploader ang video na ito. Ice cream! Pinatikman ng uploader ang ice cream sa kanyang anak. Pero nang may lumapit na isa pang bata para tumikim din, uy, hindi naman kita anak ha. Sumaren, pabili ka sa mama mo. Si Lena, di niya tunay na pangalan, ang mama ng batang tinanggihang patikimin ng ice cream. Parang ang sama ng tao na to. Para gawin yun sa isang bata. Nakabantay raw sa playground si Lena noong mga oras na yon. Bago raw kunan ng video ang anak, may away bata sa pagitan ng kanyang anak at anak ng uploader. Sinaway pa nga raw niya ang kanyang bunso at humingi siya ng pasensya sa uploader pero hindi siya pinansin. Duda ni Lena, sadyang in-upload ng video para pahiyain ang kanyang anak na 4 years old pa lang. Meron silang hindi nagustuhan action sa anak ko. Kaya nila ginawa yung video na yun. Kasi pwede mo namang itago na lang sa sarili mo yung video eh. Ayon sa dating hepe ng Complaints and Investigation Division ng National Privacy Commission, maaari lang i-post ang larawan o video ng bata na walang paalam sa magulang kung ito ay private post o para lamang ma-share sa mga kaibigan o pamilya. For example, if you're posting on your own social media or your own personal social media for your children, just show important life events like their graduation or their birthday, and that's fine. You see something noteworthy that you just captured on your phone and you want to share it with your friends. I think that's fine. Pero kailangan na ng pahintulot ng magulang kung ito ay pagkakakitaan ng halimbawa vlogger, social media influencer o content na may intensyong ipaviral. May fine yan na 2% of your gross income. You cross into the commercial space. Then you have all these other rules apply because you're not processing it for your personal use, you're processing it as a business. May kausap ng abogado si Lena para pag-aralan kung ano ang isasampang kaso laban sa uploader. As lumalaki siya, na magagamit yon against him for humiliation, embarrassment, mockery, and iisipin niya na wala palang magagawa about it. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng uploader. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatuto, 24 oras. Mga kapuso, kasama niyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.